Hi guys, welcome back sa aking channel. For today's video guys, I will review the 2022 Honda Civic S Turbo Honda Sensing. Platinum white fur siya guys, so yan sa likod. And shout out Honda Cars Cavite. And thank you Miss Ana Jose of Honda Cars Cavite Sales Supervisors dito guys. So kung ano man ang gusto nyong unit, just visit Honda Cars Cavite. Hanapin nyo lang si Ma'am Ana Jose. And I will give the 7 biggest upgrade for 2022 Civic. So kumpara sa 10th generation ng Honda Civic, this Honda Civic base model is the best ever base model of Honda Cars lineup unit. The best talaga sa features and best of the best engine. Yan guys. So I will check muna yung exterior, interior, and I will give the 7 biggest upgrade for the 2022 Honda Civic S. Hi, good afternoon. I'm Ana Jose from Honda Cars Cavite. So we are open from Monday to Saturday from 8:30 p.m. And please subscribe my YouTube channel, Ana Jose. So what are you waiting for, guys? Come and visit. Bye. Sa exterior muna tayo guys. The all new Civic S base model is ganito na yung tsura niya guys. Yan. Mayroon na siyang LED DRL na binago niya. Yan, kung napapansin niyo guys, sa taas na siya. Halogen projector headlight pa din. At kung titingnan niyo dito guys sa baba, wala siyang fog light pero parang mayroong fog light. Ayan. So nag-adjust yung hood niya guys, parang mayroon na siyang nose. Ayan. So may ginawa akong video dito na suggestion ko na i-paint nyo ng black to para magkaroon ng bumper look. Ayan. So yung ganyan na guys yung design niya. Ayan. Platinum white pearl yung kulay nito guys. Pagdating naman sa side, wala na siyang parking lights. Ayan. Pero okay lang, mayroon naman siyang sa side na ano, DRL na maangas tingnan. And then pagdating sa size ng wheel, same pa rin, 16 inches gray na yung kulay guys, sa gray na siya. Ayan. Like Civic E na 2020 model. Ayan. Yung harap naka-disc brake. At sa likod guys, naka-disc brake din siya. Ayan. So, yung ground clearance nito guys is 134 mm. Yung wheelbase niya, mayroon din siyang sukat na 2,735 mm. Ayan. Yung length niya, 4,678 mm. Yung width niya, 1,802 mm. Ayan, yung turning radius niya guys, 5.2 mm. Ayan. So, yung suspension niya dito sa front, Mark Pearson, yung sa rear, multi-link. Ayan, pagdating dito guys, approved ni DENR. Ayan. So, yun guys, mayroon na siyang Honda Sensing 4 safety features. Ayan. Pagdating dito guys, sa side mirror, ayan, body color with LED turning signal lights. Ayan. So same pa rin yung design niya guys, na may guhit dito na makapal. Yung door handle niya is body color. Ayan. Mayroon din siyang security alarm and immobilizer anti-theft system. Okay kay Honda. Ayan. Naka-chrome pa rin yung taas na window. Ayan. Tsaka mayroon na siyang shark fin antenna. Ayan. Then, dito na tayo sa may back seat. Yung fuel full tank capacity niya guys is 47 liters. Kung mapapansin niyo dito guys, ginaya niya sa C
cord kasi kumaba na siya. Ayan. Parang naging mid-size sedan na yung datingan ng bagong Civic. Ayan guys, 16-inch yung mag with full disc brake. Ayan. So, punta na tayo sa may likuran. Ayan. Ang ganda ng LED backlight. Nakasmoke siya guys. Ha. Parang hindi mo siya makikita na umiilaw pag kahit sa may araw. Pero pag umilaw na siya yun, malalaman mo na siya. Ganyan yung magandang datingan, nakasmoke yung kulay ng backlights. Ayan. Naka-LED na siya guys. Kung ano yung design ng harap guys na pagkalagay ng DRL, ginaya niya rin yan sa likod. Kaya napakaano talaga si Honda pagdating sa design. May significant talaga yung datingan niya. Nagbago na rin siya ng reflector lights. Ayan, reflector dito. Dati kasi pahaba, ngayon pahalang. Tapos naka-dual exhaust pipe na nakatago para malinis tingnan guys. So nakatago yan guys, ayan, saka doon isa. Sa kabilang. Mayroon din siyang reverse camera na may guidelines. Ayan. Honda logo. Ayan. Tapos, hindi na siya nakalagay dito yung iVTEC. Bali, VTEC Turbo na siya nakalagay. Kasi, naka-turbo na yung base model ni Honda Civic. Ayan. So, yan lang guys yung exterior ni Honda Civic S. At pupunta na tayo sa interior. Okay guys, I will proceed sa interior muna tayo. Ayan. So, pagpasok natin guys, sobrang kapal ng doors. Ayan. Mas safety ka dito. Ayan guys, ito, kung titingnan nyo sa actual, para siyang leader. Pero hindi siya naka-leader guys. Tapos naka-piano black. Ayan. Chrome, yung bukasan niya, yung controls. Ayan guys, yun. Kasi naka-plastic pa, brand new kasi. Ayan. Yan yung mga controls ng window and side mirror. May bottle holder sa ilalim and speakers. Yung speakers nito guys, apat lang. Yung sa V variant, 8. At saka yung sa RS, 12. Ayan. So, dito na tayo sa panel niya. Sobrang ganda niyang design guys. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung steering. Naka-Yorit ring. Ayan. So, dito muna tayo guys sa kabila yung audio volume and plus and minus na controls. Ayan. SRS airbag. Ang ganda nito, naka-piano, makintab. And dito guys yung adaptive cruise control for Honda Sensing. So, pagdating naman dito guys sa instrument panel niya, ayan, sobrang laki. Tsaka, ang ganda ng features ng bagong Honda Civic na yan. Ayan guys. So, kung makapansin nyo guys, ayan, may digital, tsaka analog speedometer. Kahit base model to guys ha. Ayan. And then, pagdating naman dito guys, naka-push start button na siya. Ayan. And nakalitaw na siya yung 7-inch infotainment display with Apple CarPlay and Android Auto. Ayan guys. Tapos latest na rin yung AC control niya. Ayan guys. Physical na siya na ano, napaka-modern na class yung datingan nito. And then pagdating naman sa taas, yan may SRS airbag doon sa kabila. Ayan. So pababa na tayo guys sa single AC yung gamit ni base model. And guys, yan mayroon din siyang USB, ayan, for charger. Tapos may 12 volt socket. Ayan. Pagdating dito guys sa shift knob, Eurotrain, tapos yan, PRNDS, may sports mode, may aircon button for fuel efficient.
Tapos naka auto parking brake hold. Yan. May dalawang cup holder. Ayan. Malaki siya, guys, ah. Then pagdating naman sa kabila, guys, parang nagba-blurred. Ayan. So ano siya, ganun din siya sa harap dito sa side. Ayan. Yung upuan niya, guys, na gamit is fabric. Ayan yung fabric seat. Tapos may bukasan pa dito, guys, eh, sa ilalim. Ayan. Ayan, guys, oh. Ang laki. Ayan, manual. Ayan, nakalagay siguro dun. Ayan. Tapos naka-piano lock na makintap. And then dito na tayo, guys, sa may armrest. At least base models, guys, may armrest pa rin siya. Ayan. Inaangat lang siya. Tapos yun, guys, kung mapapansin niya yung lagayan niya. Ayan. Ang lalim niya na. Natatanggal to, guys. Ayan. Kung ano gusto nyo, saan nyo siya ilagay. Ito lagayan ng mga susi. Halimbawa, ito yung susi. Kasyang kasya. Ayan, guys. So, ibabalik na natin. Fabric yung seat, guys. Kung ano yung sa 10th generation na base model, same na same. Pero makapal siya. Ayan. Tapos, naka-manual lang siya, guys. Nang width height adjustment siya. Ayan. Ayan siya. Then pagdating pala sa taas, naka-gray yung kulay nito, guys. Ayan. Tapos may salamin din siya. Tapos nandito yung Honda Sensing. Ayan. May rear mirror. Ayan. Ito rin, may salamin din siya, guys, sa driver seats. So yan, guys, punta na tayo sa back seat. So punta na tayo, guys, sa back seat ni Honda Civic S base model. Yan, guys, same pa rin siya sa harapan. Yan, may controls, naka chrome, may bottle holder and speaker. Ayan. So pagdating naman, guys, dito sa loob, ayan. May cup holder na siya, guys, dalawa. May dalawa din sa front, bali apat. At saka armrest, pwede ito i-armrest. Sobrang luwag nito, guys. Ayan. Sobrang luwag. Kung ano yung sa 10th generation, same na same sila. Ayan. Naka-slide yung seats. And na-fold to, guys, ha. Kung gusto nyo na mahaba ilalagay, pwede siyang i-fold yung back seat. So yan, naka-fabric pa rin siya, guys. Ayan. Tapos may pwede namang lagyan ng konting gamit dyan sa likod, parang hatchback na rin siya. Ayan, kung ano lang yung kasya dyan sa may likuran, pwedeng pwede. May apat rin na grab rails yung hawakan dito, guys, ha? Yung hawakan yan, yun, grab rails ang tawag dyan. Tapos yung seats, may mga ano siya, ha, headrest po. Ayan, tapos may ilaw dito. So yan, guys, yung back seat ni Honda Civic S. Yan, sobrang ganda na siya at napaka safety na to, guys. Mapa body, mapa driver assistance. Ayan, sobrang the best in its class itong base model ni Honda Civic. Dito naman tayo, guys, sa back. Ayan. May third brake light siya, guys, ha. Ayan. Sa may salamin sa taas. So dito, guys, ang lawak, ang laki. 497 liters na siya. So kahit anong gamit na ano dito, guys, kasyang kasya. Kasi ang lawak, eh. Ang laki. Tapos may free pa na floor mats. Ayan. Tapos napo-fold dyan, guys, ha, yung back seat for extra long. Ayan. Tapos titingnan natin yung sa ilalim. Ayan. Meron siyang tools and saver type na mag.
Ayan. Ayan siya guys. So, ang ganda ng platinum white pearl. Ayan, sobrang ganda ng pagkagawa. So, ayan guys. So, ang kapal ng back. So, ayan guys. So, I will give the 7 best upgrade for the 2022 Honda Civic compare sa 2020 model na 10th generation Civic. Ngayon guys, ang una kong ibibigay is yung the best upgrade for the Civic is the Honda Sensing. Number 1. Number 2, the 1.5 liter VTEC turbo, double overhead cam. Number 3, 7-inch display, Android Auto and Apple CarPlay. Number 4, longer hood. Number 5, longer wheelbase. Number 6, dual exhaust pipe. And number 7, push start button. So, ano hinihintay nyo guys? Visit na dito sa Honda Cars Cavite at hanapin nyo na si Miss Ana Jose, Sales Supervisors of Honda Cars Cavite. Nandito lang guys sa Salitran 2, Emilio Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite. Under the hood of the all-new 2022 Honda Civic S Turbo Honda Sensing. Ito ay 1.5 liter DOHC VTEC Turbo. Produces 176 horsepower at 6,000 RPM and torque of 240 Newton at 1,700 to 2,400 RPM. Yung transmission nito is continuous variable transmission. Yan guys. And for safety features, side airbags, dual SRS airbag, anti-lock braking system, ABS, electronic brake force distribution, EBD, vehicle stability assist, VSA, hill start assist, HSA, emergency stop signals, ESS, body structure, G-con control, child safety locks, child seat anchor, ISOFIX, security alarm, reverse camera, and mobilizers. For Honda Sensing features, you get adaptive cruise control, ACC, low speed follow, LSF, collision mitigation braking system, CMBS, road departure mitigation, RDM, lane departure warning, LDW, auto high beam, AHB, and lead car departure notification, LCDN. So, yan guys yung features ng base model na Honda Civic S na worth your money for SRP of 1,290,000 pesos. So, ano hinihintay nyo guys? Just comment down below and visit Honda Cars Cavite. Dito lang guys sa may Salitran 2, Dasmariñas, Cavite. Ayan guys. And look for Miss Ana Jose, Sales Supervisors of Honda Cars Cavite. Yan guys. Platinum White Pearl. Sobrang ganda niya.